So mayroong customer dito mga katropa, ang problema ng motor niya, itong Honda Click 125, hindi gumagana yung speed sensor niya. Ang problema nga lang, umorder na si boss bago pa niya ipacheck sa atin yung problema. Kasi nga, galing na sa iba to, pinagawa niya na sa iba, at ang diagnose nung gumawa, sirado yung kanyang speed sensor. Kaya nag-order na lang si boss ng speed sensor. Pero naisipan niyang dalhin sa atin at ipagawa. So bago natin gawin mga katropa, at bago natin i-troubleshoot, tignan muna natin yung kanyang problema kung talagang hindi ba gumagana. Ang Honda Click 125 ay pala mga katropa, kapag pinaandar natin at umikot na yung gulong, dapat magbilang siya ng 1, 2, 3 o kaya 10 kph, dapat gumana na yung kanyang speedometer sa oras na umikot na yung gulong. Pero kung mapapansin nyo rito, yung kanyang speedometer hindi marang siya gumagalaw o zero pa rin. Tapos meron siyang check engine para tandaan na mayroong sensor na sira or may sensor na nawawala. Bago kayo umorder ng pyesa, dapat ito troubleshoot muna natin para alam natin kung ano yung problema, kung may problema ba sa wiring o may problema talaga sa sensor. So step by step mga katropa, ituturo ko sa inyo kung paano mag troubleshoot ng ganitong klaseng problema para kung sakaling na-encounter mo yung ganitong klaseng problema sa iyong motor o sa motor ng iyong customer, at least alam mo na ang iyong gagawin. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng baay. Heto na yung tulay ng baay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito, pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters na sa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. Kapag hindi gumagana yung ating speedometer at may problema yung speedometer natin, dito tayo sa bandang hulihan mag-troubleshoot. So ang gagawin natin mga katropa, aalisin natin tong cover na to, kasi sa cover na yan, andyan yung ating speed sensor, tapos andito din yung sakit ng ating speed sensor, yun yung kailangan natin para matroubleshoot natin yung problema. So heto na yung pinaka speed sensor mga katropa ng ating Honda Click 125 o kaya Honda Click 150. Palaging nasa likod yung kanilang mga speed sensor. Ang gagawin natin dito mga katropa, aalisin natin yung socket. So heto na yung pinaka speed sensor ng ating Honda Click 125 na na-order na ni boss. Pero hindi natin masasabi kung okay pa to o sira na hanggat hindi natin na to troubleshoot yung mga wire sa kanyang mismong socket. So heto yung mga wire sa kanyang socket mga katropa. Inalis ko na yung cover para makita natin yung kanyang coding. At napaka-importante mga katropa na alam natin yung ibig sabihin ng coding, kung ano yung purpose niya, para hindi tayo marito sa pag-troubleshoot. Itong green na mayroong lining na black, ito yung ground ng ating speed sensor, negative wire ng ating speed sensor. Tapos yung black na mayroong lining na white or black white, ito naman yung ating accessory wire, positive supply ng ating speed sensor. Kapag sinusi mo yung susian, masusuplayan ng positive supply itong black na mayroong lining na white. Tapos ito namang pink na mayroong lining na green, heto na mismo yung wire ng ating speed sensor. Yung pink na mayroong lining na green mga katropa, diretso ito papunta sa ating panel, sa dashboard ng ating motor. So para matroubleshoot natin yung problema, dapat gumamit tayo ng test light para hindi natin nahuhulaan yung trabaho at madiagnose natin ng mabuti yung problema. So umpisahan natin mga katropa sa pag-troubleshoot dito sa green na mayroong lining na black o ground ng ating speed sensor. Haalamin natin
natin mga katropa kung mayroon bang ground na nagsusupply dito o wala. So gamit yung ating test light, since na ground yung hinahanap natin, dapat yung test light clip natin ilalagay natin sa positive supply ng ating battery kapag ground yung hinahanap natin. Ngayon kapag nakalagay sa positive supply yung ating test light clip, ang ibig sabihin niyan, lahat ng i-test light natin na iilaw, ang ibig sabihin niyan ay ground supply. Tulad nito, yung test light natin, ground ng battery kaya siya umilaw. O kaya dito sa body ground, kapag test light natin, iilaw din yung ating test light kasi ground din yung ating buong body ng motor. So dito sa sakit ng ating speed sensor mga katropa, i-test light natin yung green na mayroong lining na black, dapat umilaw siya kapag test light natin. Test light natin dito. So umilaw siya mga katropa, ang ibig sabihin niyan, yung green na mayroong lining na black ay mayroong supply na ground at hindi nawawala yung kanyang supply. Good yung kanyang wire. Paano naman kung hindi umilaw yung ating green na mayroong lining na black? Ang ibig sabihin niyan, kapag hindi umilaw yung test light na naka-positive supply yung clip natin sa battery, ang ibig sabihin niya mga katropa, walang supply na ground dito sa green na mayroong lining na black, kaya hindi umilaw yung ating test light. So dalawa yung solusyon natin dito mga katropa, para masupply ng ground itong green black wire ng ating speed sensor. Unang solusyon natin, tutuntunin nyo yung wire na ito, yung kanyang cover, at hanapin natin kung saan siya banda naputol. O kaya naman, pwede tayong mag-tap ng extrang wire dito sa green na mayroong lining na black at ibabody ground na lang natin dito sa kanyang mismong tornilyo ng speed sensor. Pero lalagyan natin ng i-terminal para malinis tignan at hindi naglulos. So yun yung dalawang solusyon mga katropa para masupplyan ng ground itong green na mayroong lining na black dito sa ating speed sensor. Pero nung tineslate natin yung ground ng ating speed sensor, good naman at walang problema. Ang susunod natin dito, yung black na mayroong lining na white o yung accessory wire natin. Aalamin natin mga katropa kung yung black-white ng ating speed sensor, kung napapasukan ba siya ng positive supply kapag sinusin natin yung motor. Ngayon, kung positive supply yung hinahanap natin, dapat yung test light clip natin nakalagay sa ground ng ating battery o ground ng ating motor. Kung nakalagay sa ground yung ating test light clip, lahat ng ite-test light natin na iilaw yung test light, ang ibig sabihin nun, positive yung kanyang supply. Tulad nito, tinest light natin yung positive supply ng battery, umilaw yung ating test light. Pagkatapos nating mailagay sa negative supply yung ating test light clip, dapat yung ating susian, i-on natin kasi positive supply na galing ng susian yung hinahanap natin. So pagkatapos nating ma-on yung ating susian mga katropa, itong black na mayroong lining na white, dapat kapag tinest light natin to, iilaw yung test light natin. So i-test light natin kung mayroong positive supply na gumagapang dito sa black-white ng ating speed sensor. So hindi umilaw yung test light natin, nangangahulugan lang yan na walang gumagapang na positive supply dito sa black-white ng ating speed sensor. Kaya hindi gumagana yung speedometer ng motor ni boss. So positive supply yung nawawala dito sa sakit ng ating speed sensor, kaya hindi gumagana yung speedometer. So ang gagawin natin dito mga katropa, aalisin natin yung air cleaner kasi sa ilalim ng air cleaner, andyan yung wiring ng ating speed sensor socket. Ito, dyan nakagapang yung kanyang wiring. So tutuntunin natin yung mga katropa at titignan natin kung may nabaratan o naputol. Tsaka nga pala mga katropa, kung good naman yung negative at positive ng ating speed sensor, itutuloy natin yung pag-troubleshoot natin dito sa pink na mayroong lining na green. Yung pink-green ng ating speed sensor, papunta ito sa pinaka-panel o dashboard ng ating motor. Diretso lang yan mga katropa. Wala nang ibang dinaanan yung wire na yan, kundi mula rito sa socket hanggang dun sa panel ng ating motor. Para malaman natin kung walang putol yung ating pink-green ng speed sensor, gagamit tayo dito ng digital multi-tester. Tapos iset natin sa continuity. So ito yung sign ng continuity niya. Ganyan natin isiset yung ating multi-tester. So pagkatapos nating maiset sa continuity mga katropa, dito sa multi-tester merong red tsaka black na pin. Yung isang pin ng ating multi-tester, maaring black or maaring red, ilalagay natin dito sa pink-green ng ating speed sensor socket. Ilalagay natin siya dyan sa bandang gitna. Pagkatapos nating mailagay yung isang pin ng ating multi-tester sa pink-green ng socket ng ating speed sensor, yung isa namang pin ng ating multi-tester, hahanapin nyo lang yung pink-green na SIM coding dito sa baba, papunta doon sa dashboard panel natin. Kukunin nyo yung socket na yan, tapos hahanapin nyo yung pink-green
Tapos itutusok nyo yung isang pin ng ating multitester. Dapat magkaroon siya ng reading na katulad nito. Pero kapag hindi nag-reading yung ating multitester, nangangahulugan lang yan na may putol yung ating pink green. So hahanapin din nyo yung putol na yon, kung saan banda siya naputol. Or pwede kayo mag-tap dito sa baba, papunta na doon sa ating dashboard kung ayaw nyo nang mahirapan. Kanina na troubleshoot natin na walang positive supply yung ating black-white. Ngayon tutuntunin nyo lang yung wire na ito at meron kayo makikitang damage dito sa kanyang wire. Kung mapapansin nyo yan, no? Merong damage yung kanyang wiring. So hahanapin nyo dyan, baka putol yung black-white dyan. So bakit ba nata-damage yung wire na yan? Gumagasgas itong wire na ito dito mismo sa ating air cleaner or air box ng ating Honda Click 125 or Honda Click 150. Kung mapapansin nyo, matulis yan, matalim. So katagal-tagalan, kapag nababibrate siya, umuuntog, nagagasgas yung wire at napuputol yung mga wire ng ating speed sensor. So hahanapin natin dito yung black-white wire ng ating speed sensor. Ito yon. At kung mapapansin nyo, halos rubber na lang yung nakakapit sa kanya. Wala nang wire na nakadugtong. So ang gagawin natin dito mga katropa, dudugtungan natin to ng wire para masuplayan ng positive yung ating speed sensor. Yung iba naman, walang problema. Yung pink, tsaka yung green, wala namang problema. Itong black-white lang talaga ang nagkaroon ng problema dito sa kanyang wiring. So heto na mga katropa yung black-white ng ating speed sensor, na-repair na natin. Pagkatapos nyan, isiliado na natin yung kanyang wiring para hindi na uli siya magasgasan. So subukan ulit natin mga katropa na i-test light itong black-white ng ating speed sensor kung mayroon bang positive na gumagana rito or may positive ng supply. So gamit pa rin yung ating test light, dapat yung test light clip natin nakalagay sa negative ng ating battery dahil positive supply yung hinahanap natin. Tapos dapat naka-on yung ating susi natin at i-test light natin yung black-white kung mayroon ng positive supply na dumadaloy dito. So heto na mga katropa, may positive supply na yung ating black-white. Good na, napapasukan na siya ng accessory wire kapag sinusi natin. So good na yung supply ng ating black-white. Isauli na natin yung speed sensor socket natin. Dapat kapag umikot yung gulong, gumana na yung ating speedometer. So yun mga katropa, kung mapapansin nyo, gumana na yung ating speed sensor at gumana na rin yung ating speedometer. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sabang pagsuporta sa ating channel. Sana marami kayo natutunan tuwing nanonood kayo ng ating video, magamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa, God bless at ingat palagi sa pag-wiring.